Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng panlangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santa Escolastica, Dalaga. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaali ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kaniya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga dawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang malimong kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya
na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kaniyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala ay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang sasagip kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong paaralan upang kami ay matutuhan ang salita ang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kaniya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tainga nito.
Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga. At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman silang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin ang ating poong Jesus Nazareno. Napakaganda ng ating first reading. Napakaganda rin ang ating ebanghelyo na kung ating bibigyan ng pansin, pwede nating paghambingin ang dalawa. Yung bigat ng una at yung bigat ng ikalawa o yung ebanghelyo, marami tayong matututunan. Una, sa mga babae, huwag kayo magagalit. Kayo talaga ang marupok. Pinagsalitaan lang kayo ng maganda, naniwala naman kayo. Yun bang nangako lang na magiging matalino ka? Makikita mo ang mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya iyon, sumunod agad sa demonyo. So, sinong marupok? Huwag po kayo magalit, ha? Noon yon. Noon yung panahong iyon. Ngayon, kayo na ang pinakamalakas. Bakit? Dahil kay Maria. Dahil sa pag-oo ni Maria, ang bagong Eva nagkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos. Kaya nga po, lagi niyong titingnan na ang Diyos ay palaging nagbibigay ng biyaya sa taong bukas, sa taong handa, at sa taong nakikinig sa Kanya. Kaya nga po yung pagbubukas ng isip ni Eva at Adan ay bunga ng kanilang kasalanan. Iba po ang ignorance sa innocence. Kaya makikita natin sa Ebanghelyo, meron ding salitang magbukas ka. Binubuksan ni Jesus ang isip at puso ng taong naniniwala sa Kanya. Sa Ebanghelyo, ito na ang tatlong pagkakataon na si Jesus ay pumasok sa isang bayang hentil o bayang hindi kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. At sa bawat bayan na kaniyang pinasok, siya ay nagpapagaling o nagpapalayas ng Espiritu. Sa Ebanghelyo ngayon, isang bingi at utal ang nagpahayag muli ng kapangyarihan ng Diyos sa taong handa at bukas sa kaniyang himala. Kaya nga po, hindi lamang ito isang simpleng Ephata. Hindi siya isang simpleng magbukas ka. Ang Diyos ay nagsasalita ngayong araw na ito sa ating lahat na bingi-bingihan at utal-utalan sa kapangyarihan ng poon. Siya ay nagsasalita sa ating lahat na sana'y buksan ang ating pandinig
sa kaniyang mabuting balita. Sana buksan natin ang ating bibig sa pagpupuri sa kaniya, sapagkat sa katotohanan, baka mas bingi at utal pa tayo sa lalaking dinala sa kaniya. Paano tayo nabibingi? Paano tayo nauutal kapag nakasarado ang puso sa himala ng poon? Tayong lahat ay palaging naghahanap ng himala. Palagi nating hinahanap si Jesus. Palagi tayong balisa, bunga ng kasalanan ng tao. Pero huwag tayong lumayo. Araw-araw, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Araw-araw, ang Diyos ay nagsasalita. Tayo lamang minsan ang nabibingi. Saan? Sa pangako ng mundong hindi naman talaga tunay na nagtatagal. Tayo ay napipipi sa pagsasalita at nauutal sa pagsasalita ng kagandahang loob ng Diyos. Instead, mas mabilis ang ating mga bibig sa mga bagay na wala naman talagang katuturan. Sana ang ibubukas ng ating bibig ay palaging awa at pag-ibig ng Diyos na nangyayari sa buhay mo. Sana ang atin lamang maririnig ay ang tama at katotohanan, hindi ang pangako ng kadimonyohan. Sana sa araw na ito, sa Ebanghelyo, ay madala tayo ng Diyos sa tunay na himalang nagpapagaling at sa tunay na himalang nagbubukas ng puso ng lahat. Bukod sa pangako ng Poong Jesus Nazareno, siya ay lumalapit ngayon sa ating banal na Eukaristiya, kung saan ang kaniyang katawan ay tunay na pagkain at tunay na nagpapagaling. Sana sa pagtanggap natin ng kaniyang banal na katawan, handa ang ating kaluluwa. Tayo ay nasa state of grace na tanggapin siya upang ang tunay na himala ng Diyos ay mangyaring ganap sa ating buhay. Tayo po ay mangumpisal. Tayo po ay magbalik loob sa Diyos bago natin siya tanggapin ng buong buo upang ang pangako niyang himala ay mangyari sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tainga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban
ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pumumuhay ay magpaging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay ay hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo.
Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dekailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno na napatuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samu ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y ibigin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag niyo po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samu ko't dasal sana'y pakinggan mo,
Nang mapawi na mga paghihirap ko, Poong Jesus na sareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan sa inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.